Yo mga idol, welcome back sa ating channel dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo this time. Game reaction naman tayo sa nangyaring laban kahapon ng Lakers at Denver Nuggets at highlights ni LBJ ang ipapakita natin dahil siya ay nagtala ng 29 points, 9 rebound at 2 assist. Pati na ang Lakers defense ay ipapakita rin natin. Silipin na rin natin ang defense ang ginawa ni Westbrook at saka ni DeAndre Jordan. Lahat ng yan mga idol, pag-uusapan natin pagkatapos lamang nito. Mga kaboltok, sense of urgency. Wala nga niya ng Lakers kahapon pero ang kanilang kalaban na Denver Nuggets ay mayroon. Ito yung sense of urgency mga idol na sinasabi natin ganadong ganado si Davon Reed sa pagharang kay LBJ at kitang-kitang napapalakpak pa siya sa pagharang. Napaupo nga pala diyan si LBJ pero bago nangyari yan marami na siyang nagawang bagay para sa Lakers. At kapansin-pansin mga kaboltok, si Dwight Howard po ay ginawang first 5 sa Lakers para pamiit kay The Joker, Nikola Jokic. At kapansin-pansin mga idol, maganda ang inilarong depensa ni Dwight Howard pati na ang opensa sa loob. Habang nasa loob si Nikola Jokic, ang diskarte ng Lakers ay iyaharang si Dwight Howard kay The Joker, Nikola Jokic. At kapag lumabas na si Nikola Jokic, saka pa lamang ilalabas si Dwight Howard. Sa second quarter naman mga idol, nakatulog sa depensa itong si Russell Westbrook. Natulugan niya si Jeff Green. Nagbayad sa depensa noon ang Lakers dahil nga si Jeff Green ay nakapag-dunk na naman. All alone dunk yan mga idol. Yan ang pangatlong dunk ni Jeff Green noon. Nakatulog sa depensa itong si Westbrook. Talatang itinuturo na lamang si Jeff Green. Pero dapat ay nag-switch na siya noon at siya na ang bumantay. Pero wala nang nangyari doon, slam dunk ni Jeff Green. Paulit-ulit lamang yan mga idol, layup naman this time pero ang masaklap, nangyari iyan nang wala si Dwight Howard sa loob. Iniangat lang ni Joker ang bola sa kanyang taas para hindi nga naman maabot ng smaller defender ng Lakers na mas maliit pa sa kanya. At presto, isang magandang pasa mula kay The Joker at easy 2 points naman sa Denver. At dito naman mga idol, sa third quarter, naku po, nag-experiment pa dito si Frank Vogel. Imbis na ipasok si Dwight Howard, abay si DeAndre Jordan ang ginamit niya. Dito nga pala bumulusok ang Denver. Umiscore sila ng 29 points sa third quarter alone. Kasama na ang wide open 3-point na ito. Nanunod na lamang sa depensa diyan si DeAndre Jordan at nagbayad na naman ng isang 3-point ang Lakers again. Sense of urgency, wala sila niyan kahapon. Mga idol, patungkol naman kay LBJ, marami siyang pasang ginagawa. Nga lamang, hindi na i-convert ng kakampi niya ang mga puntos. Gaya na lamang nito, ipinasa ni LBJ kay Wayne Ellington pero turnover ang nangyari diyan. At sa huli mga idol, depensa na nagresulta sa maraming 3-point ng Denver. Lack of urgency ang nangyari sa Lakers. Mga kaboltok, lagpas na sa kalahati ang nilalaro ng Lakers kaya alam na ng Denver Nuggets at ng ibang team ang play ng Lakers kung paano nila gawin ang small ball lineup. Kaya marahil na-scoutan ng Denver ang mangyayaring laro at eto na, maraming nangyaring maganda para sa Denver. Pero para naman sa Lakers, may isa pa silang tinatagong alas sa oras na maglaro na, si Kendrick Nunn at Anthony Davis. Maaring mabago na ang lahat ng bagay para sa LA Lakers. Yon mga idol, anong masasabi mo sa video natin for today? Ano ang depensang ginawa ng Denver Nuggets para sa Lakers? Ganon din naman ang Lakers. I-comment mo na lamang yan sa ibaba, i-like at i-share ang video. Mag-subscribe ka na kung bago ka pa lamang dito mga idol, 500,000 plus subscribers na tayo. At tuloy-tuloy pa rin yan mga idol. At pakintayin nyo lamang maya-maya mga idol ang ating game prediction sa laban ng Lakers versus Utah Jazz.